Hello everyone, I'm back. It's me again, Juliet, Veteran Community. So, guys, welcome to this file. Okay, so, welcome back ulit sa aking channel, guys. Hello everybody, this is me again, Judith, but you can call me Didit. So welcome to Didit's Fun! Okay, hello guys, namimiss ko kayo. So, ako muli nagbabalik. Matagal-tagal din akong hindi nakakapag-upload. Siguro, nagiging busy lang. Meron lang nangyari. Anong nangyari? May nangyari. Wala. Nagiging busy lang sa work, guys. And especially doon, nandito ako sa dorm as usual. Kaya hindi ako nakakapag-film kasi wala. Yun lang yung ilaw ko. And yun nakikita lang yung ilaw ko. Wala akong ring light. Kasi naiwan yung ring light ko doon sa Pampanga. Kaya ganun. Ganun nga. Ganun nga yung nangyari. So, bumili, nag-order ako ng panibagong ring light ulit. So, di ba? Kaya ganun. Nakapag-film na ulit ako ngayon. So, okay po. Siguro, nakikita niyo na sa title kung ano yung gagawin ko. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa, guys. So, gagawin ko po for today is ipapakita ko po kung paano ko ginagawa, kung anong ginagawa kong treatment, kung paano ko tinatanggal yung buhok sa kilikili ko. Yun, totoo nga, sa kilikili. Sa mga kababaihan dyan, na katulad ko, na may buhok sa kilikili, at meron din ibang babae na walang buhok sa kilikili. Then, eventually, may baka high school, hanggang nag-college ako, yung buhok ng kilikili ko is kokonti lang. Kapirangot lang, as in kapirangot lang. Yeah, so, katulad ko kasi pakialamera, diba? Ganyan yung napapala ng mga pakialamera. Wala namang tinutubo sa kilikili ko. Eh, yung na-dorm ko na nung high school, nagpa-plak sila, then nag-aahit, yung ganung ahit. Eh, so, sa sobrang pakialamera ko, I tried na mag-plak, pero masakit. Naiiyak ako. Tapos yung buhok kasi noon, hindi pa siya yung black. White as in white pa siya. Di ba meron namang ganun na hindi siya nagka-color black? Naging black lang siya noon. So, sinubukan ko mag-ahit. Oo, legit yun. Nakakakapal ng buhok yung pag-aahit. Hindi lang siya nakakapal. Yung pag-aahit, umiitim din yung kilikili niya. Yun yung naging reason. Kaya, tapos ang bilis niyang tumubo, ang katikati niya pa. Pag tumubo na siya, di ba? Ang katikati niya. So, ang gulo ko, di ba, magkwento. Nung panahon na nagpa-plak ako, masakit siya, pero hindi siya nagbablock yung buhok ng kilikili ko. Ang naging problema ko dun is nagkakaroon siya ng yung parang chicken skin. Parang siya may butlig-butlig na maliliit. Alam niyo ba yun? Siguro sa mga nagpa-plak dyan, napapansin niyo yun. Yung ganun. Then, sabi ko, bakit ganito? Kuna naman yung ate ko. Nag-aahit siya. So, sinubukan ko din nasa sir ako, naliligo. So, pag ganun ko, wala pa naman siya masyado, pero may maliliit akong nakakapa. So, ginamit ko, nag-ahit ako. Hanggang sa nag-ahit akong ganun. Katagalan, umitim siya. Then, kumapal yung buhok niya, tapos agad ilang araw lang tumutubo na siya. Makapal na yung tubo niya, promise, as in, legit yun. Totoo yun. Na-try ko yun. Huwag niyo sabihin na hindi niyo na-try. Sa mga nag-aano dyan, sa mga nag-aahit, nararanasan yun. Umitim yung kilikili ko noon, tapos hindi ko alam, wala akong confident magsuot ng mga ganito, kahit sa bahay lang. Hindi ako nagsisando, hindi ako nag-tutube, nag-sleeveless. No, as in hindi. Palagi akong naka-t-shirt na may manggas. Palagi malaki yung muscle ko. Tapos, konting ganun mo lang, ang itim na nakikita na siya dito. Agad-agad siya. Pero, nitong mga na-try ko siya. Sabi ko, nag-browse-browse lang ako sa YouTube, then nakita ko. Pwede palang ganun, sariling wax sa bahay lang. Tapos, kasi nahihiya ako magpa-wax sa mga ano, sa mga derma, ganyan. Magpa-wax. So, gusto kong itry magpa-wax. Kasi sabi ng mga ibang classmate ko na nung college, nagpapa-wax din sila. Sabi ko, masakit yata yun. Kasi, natry ko ng mag-black. Masakit pag nagpa-black.
So, yun, nakita ko nga tong products na to. Ito siya, yung gagamitin ko. Nani Rose Honey Wax. Actually, pangalawang box ko na. Pangalawa ko na to. Tapos ang konti na lang ng laman niya. Ouch. Yan na lang yung laman niya. Tapos, napansin ko din sa kanya, hindi siya yung agad tumutubo ng katulad nung pag, tawag dun, pag-shave, na ilang araw lang, tumutubo na siya. Sa, ano na to, sa pagwawax ko, umabot siya ng 1 month. 1 month, tapos hindi na siya ganun kakapal. Napapansin ko, hindi ko na nakikita yung katulad dati na meron ako mga, yung parang chicken skin na, tapos sobrang itim ng kilikili ko. Hindi ko kinakaya na maitim talaga yung kilikili ko before. As ngayon, hindi naman siya ganun kaputian, hindi naman siya ganun kakinisan, not like before, sobra. Nahihiya ako, promise, kinakahiya ako yun. Pero ngayon, medyo nagiging confident na ako, nakakapagsuot na ako ng ganto, kahit sa bahay lang muna. Kasi sinubukan ko siya, siguro twice a month, ginawa ko siya nun. Kasi nga, mabilis pa siyang tumubo nun, makapal pa yung hibla niya nun. Oo, sa umpisa, medyo masakit siya. Pero, since manhid na nga ako, joke lang. Hindi ko nun, habang katagalan, hindi mo na nararamdaman yung sakit, yung hapti. Pero, take note lang lang, hindi ako professional pagdating dito. Sishare ko lang sa inyo yung experience ko, kung ano yung naranasan ko, kung ano yung mga differences na naranasan ko sa way ng pagtanggal ng buhok sa kilikili. So, ganyan siya ngayon, oh. Ayan siya, may buhok-buhok. Konti lang yung buhok sa kilikili. And hindi na siya ganun kaitim, not like before. Kasi, yun nga, pangalawang box ko na to. And siguro nasa 6 months na akong gumagamit, oh, o 6 months. Ganyan na siya ngayon, oh. So, without further ado, gagawin ko na kung paano siya gagawin. Kung paano ko siya kinagawa. Tayong kilikili ko maitim pa rin. Maitim pa rin naman siya, pero hindi na siya katulad dati na parang may uli. Ayan. Wala na din siya ganong chicken skin. Ayan na siya ngayon. Konti, ganyan lang kasi yung buhok ko. Dati kasi nung nagpaahit pa ako, makapal siya. Pero ngayon na, nag-wax na ako, bumabalik na siya sa dati. Hindi na siya yung ganun kakapal, hindi na siya yung ganun kahaba, maiiksi na lang siya. So, okay, gagawin ko na. Sige. Okay, first step is, dapat bumili ka muna ng wax. Nakalagay kasi dito, yung brand niya is Nani Rose. Nani Rose Honey Wax. Nani Rose Honey Wax, all natural hair remover. Nakalimutan ko na kung magkano siya. Kasi maliit lang yung binili ko. Dalawang ano kasi to. May malaki, may maliit. Siyempre, maliit ako. Joke. Binili ko is 50 grams lang. Hair remover siya. Hindi mo na siya kailangan magpainit. Hindi mo pa siya kailangan initin. Basta itabi mo lang siya. Okay na siya. Ready na siya agad. Pagkabili mo, pwede na siya agad gamitin. Hindi ka matatakot kasi hindi mo mararanasan yung init. Diba sa, nakita ko kasi nung sumama ko sa isa kong friend na nagpa-wax siya. Mainit. Ininit yung wax. Meron ding cold. Pero di ko na-try yun. Ito kasi yung na-try ko. Hindi mo na siya kailangang painitin. Hindi mo na siya kailangang palamigin. So, ito na nga. First is, may ganito. Tapos kukuha ka nitong stick. Then, meron ka din dapat ganito. Tatlo yung ganito ko kaso nawala yung dalawa. Naitapon ko yata. Wala na tuloy yung gagamitin. So, here we go. First is, demo ko muna. Pag naglagay kayo, nakikita nyo yung stroke ng hair ng kilikili nyo. Diba nakikita nyo yung stroke? Merong pataas, merong pababa. Spaghetting pababa. Merong ganun. Dapat, pag naglagay kayo ng wax, yung nakikita nyo yung pababa na stroke, maglagay kayo ng wax, dapat pababa din siyang ganun. Like this. Kuha lang ako ng small amount of ganyan siya. Kukunin ko lang siyang ganyan. Actually, nabibili pala ito sa Waxons. Hindi ko alam kung meron din sa mga butika nito. Ayan, ay kadami. Ow, nangulog. Ganito siya. Ay, kadami, oh. Ikonti lang naman ang buhok ko. Yung buhok na to, month end of June ko pa to
binax. Pero ayan pa rin siya, hindi pa rin siya tumutubo naman siya. Pababa yung stroke niya. Hindi niyo kasi nakikita yung buhok ko. Manipis lang kasi siya. Hindi na kasi siya yung ganun kakapal na katulad nung nagsishave ako. Ba itong laway na to? Kanina madami, tapos ngayon konti lang. Sure. Ayan. Since pababa yung stroke niya, dapat pababa din yung paglagay niyo ng wax. Kasi may tendency na baka masugatan kayo or masaktan kayo. Pero na lang kung manhid na kayong katulad ko, hindi na kayo masasaktan. Tapos, ilagay nyo to. Nagtitipid tayo ng tela kasi eto na lang yung tela ko. Ayan siya, oh. Lagay mo siyang ganyan. Ganyanin mo siya. Padikitin mo siya. Padidikit mo yung ana. Tapos, since diba pababa yung stroke niya, pababa yung stroke, hindi mo siya hihilahin pa ganun na. Dapat pasalungat siya para makuha yung buhok. Ayun. Ayun. Kita niyo ba? Hindi naman nakikita. Kita niyo ba? Kita ba? O ako lang nakakikita. Ayan siya oh. Ayan, may buhok siya, diba? Ayun, wala na siya. Pababa. So, gagawin naman natin is yung sa taas. Sa taas. Yung. Yung sa taas kasi, ang stroke din niya is pataas din. So, dapat ganun din yung paglalagay natin. Dapat pataas. Pataas din siya. Ayan siya. Tapos, ito, lagay natin to. Sorry, yan, nagtitipid ako sa tela. Isa na lang kasi yung nandito, yun, wala yung iba. Pero pag ano, may free na siyang dalawa. Ayan, ready na siya. Ayun. Ay nga pala, pag pataas siya, dapat yung paghila mo, hindi din siya pataas. Pasalungat siya, pababa din siya. Ayan na ah, ayan na ah, wala na siya. Pero may marks pa siya ng itim. Pero unti-unti na siyang nag-fade. Unti-unti na siyang nawawala. Okay, back to you, Kuya Will. Nahirapan ako dito sa kabila. Ayan siya, wala siyang buhok dito, wala siyang buhok doon. Nasa gitna lang siya. So, saan papunta yung stroke niya? Pagsamahin na natin, yung stroke niya is pataas lang. Isang stroke lang, ganun lang siya. So, tada! Damihan ko na na. Yan lang yung buhok niya tumubo dyan sa kabila. And last. Sorry, dugyot ko. Dugyot. Kasi wala na kasi akong ibang ganito eh. Ito na lang natitira. Di ko alam kung naitapon ko ba or naitabi ko ba. Kalat pa kasi ng gamit ko. Lagay na natin. Since isang stroke nga lang siya. 1, 2, 3. Ayan, wala na siyang buhok. Wala na siyang buhok ko. Ito na siya. Ito, nakikita niyo ba? After kasi nun, malagkit siya. Ayan siya, dumikit siya sa kamay ko. Ang kintab niya. Ayan, ayan, malagkit siya. Kailangan natin siyang linisin. Tanggalin natin yung malagkit. Lagkit o may kaskasi. Yung buhok. Ginamit ko yung carne. Tuk-tuk! Tuk-tuk!
Ayun, nalagkit ko sa trash. Laki ng braso ko, no? Laki yung braso ganyan. Then, after naman yan, papatuyuin natin siya. Ayan yung nakuha mo. Bahan namin yan. Tingnan, pagtingnan mo wala. Pero kung ano. Naku, madami siya. Nga pala, after nyo mag-wax, huwag kayong mag-ano. Huwag nyo basain ng tubig. Kasi, baka, mapasukan siya ng tubig. Naka-open kasi yung pores niya. Wait lang. Ingay naman. Tapos, ay, dumikit pa sa ano ko. Dumikit siya. Then, after no, naglalagay ako ng ganito. Small amount lang din siya. Kasi, nangis na naman. Siya. Para kahit pa paano, kahit nasa bahay tayo, hindi tayo mga ngamoy. Hindi tayo mga ngamoy pumpay. Pumpay. Hindi tayo mga ngamoy. Siyempre, patuyuin ulit natin. Para hindi dumikit sa damit natin kung ano yung nilagay sa damit. Kasi di ba meron iba, pag ano, yung sa t-shirt natin, di ba nagdidilaw siya doon? Kasi, pagkatapos maglagay, suot agad ng damit, edi dumikit doon. Instead na dito siya mag-absorb sa kilikili mo, i-absorb siya ng kilikili, in-absorb na siya ng tela ng damit mo. Kaya ganun siya naninilaw siguro. Di ko rin alam. Ganun, na-experience ko na kasi yun dati. Oo, bango. Ang bango-bango. So, ayun guys. Sana nagustuhan nyo kung ano yung share ko. Hindi ako professional, pero ito yung experience ko kasi. Na-experience ko kasi siyang ganun. So, yun lang. Tapos na. Naipakita ko na kung paano ko siya ginagawa. So, sharing is caring nga, sabi nila. Thank you for watching. God bless. Please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for updated cases. Bye-bye!